kailangan galingan mo yung acting mo. Ha? Kailangan makatotohanan. Kailangan mapapaniwala siya. Naiintindihan mo? Hindi niya na kailangan umarte. Gusto ko lang naman mahanap yung anak ko. Gusto ko lang naman siyang makita siya kang makasama. Bakit niyo ko kailangan lukuhin? Tigas kasi ng ulo niya. Sinabihan ko na siya na huwag nang ituloy yung plano niya. Pero nung ginawa niya, tinuloy niya pa rin. O ano na ngayon nangyari? Umuwi siyang bigo at talunan. Pero okay na rin yun. At least, mawawala na yung possibility na mabuko tayo. Jana! Surprise, sweetie! Diba, Angeline? You want to go with him to the hotel? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap si Bella. Pero sa labis na disappointment ni Rosel, pinabuti na muna niyang hindi makipag-ugnayan sa amin. Hindi nahahanapin ni Miss Rosel yung anak niya? Ako pa na si Besh niyan. Teka lang, ano ayaw mo na? Titigilan ko na to! Sasabihin ko na sa kanya yung totoo na napilitan lang naman ako makipag-chat sa kanya! Thank you. Hi, Rosel. Dinala kita ng favorite pastries mo. Salamat, Gary. Have a seat. Oh, sige. Thank you. How are you, Rosel? Alam mo, Gary, wala namang kaso sa akin kung hindi talaga siya si Ben eh. I know there's always a possibility na hindi kami mag-match. Yeah. Pero yung lokohin ako at pagsamantalahan, wala siguro akong ibang pwedeng sisihin doon kung hindi sarili ko na. Rosel, ano ba? Hindi mo kinakailangan sisihin sarili mo. Wala kang kasalanan doon. Don't be too hard on yourself, okay? Hindi, Gary. Hindi matigas kasi yung ulo ko eh. Umasa ako na siguro magkikita pa rin kami ni Bella. Wala akong ibang pwedeng sisihin doon kung hindi sarili ko lang. Dapat siguro nakinig talaga ako kay Gwen. Dapat hindi ko tinanggap yung together again. Iha? Okay ka lang ba? Kayo po yung umawat kay ate nung isang araw. Nag-aaway na naman kayo ng ate mo. Nakita niyo po pala yun. Pero okay lang po ako. Nagtalo lang po talaga kami ni ate. Eh, ganun naman po talaga kasi yung magkakapatid po paminsan-minsan, di ba? Nag-aaway. Sinasaktan ka ba talaga palagi ng ate mo? Nabigla lang po siya, pero mabait po yun si ate. Alam mo, iha ako. Meron din akong kapatid noon. Halos kaedad mo rin siya. At tulad ng magkakapatid, palagi rin kami nag-aaway, nagkakatampuhan, nagkakainisan. Pero kahit na anong mangyari, hindi kami nagsasakitan. Kasi hanggat maaari, ang gusto namin, maayos pa ang lahat sa mabuting usapan. Kaya kung kailangan mo ng tulong, ha? Andito lang kami ni Nanay Vina. Tito Ariel mo nga pala. Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako.
Salamat po. Angeline po. Nandito lang kami, ha? Hello? Yes po, okay po. Wait lang po. Miss Roselle? Excuse me. Gusto raw kayo makausap ni Miss Aiza ng Together Again. May update daw sila. Madam, sorry po, pero busy si Miss Roselle. Ganun ba? Sige, sige. Thank you. Ha? Hindi mo ba talaga napanood yung episode kanina, Besh? Hindi eh. Kasi may pinagawa si ate. Bakit? Ano nangyari? Tignan mo to. Napag-alaman namin na hindi pala si Yeng ang tunay na anak ni Roselle Abad, Montesilio. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap si Bella. Pero sa labis na disappointment ni Roselle, minabuti na muna niyang... Naloko si Roselle Abad Montesilio. Hindi niya talaga totoong anak yung Yeng. Hindi niya pa nahahanap yung totoong anak niya, Besh. Kaso kasi, parang ayaw na rin kasi niya tumuloy sa show eh. Eh, paano yan, Besh? So, ibig sabihin, wala na akong pag-asa. Ang sabi pa naman nila, tatawagan nila ako. Besh, eh kung tawagan kaya ulit natin yung producer, tali, follow up lang, ganun, tara. Hold! Walang tatawag doon. Ikaw, umuwi ka sa inyo! Ate, ako na yung phone ko. Bakit bang ayaw mong tawagan ko sila? Gusto ko lang naman makilala yung mga tunay kong magulang eh. Kung tigil-tigilan mo ko ha, kanina ka pa eh. Hindi ka pwedeng umalis. Pupunta tayo ng Amerika. Yung nanay mo ba dadaling tayo sa Amerika? Hindi! Kay John tayo! Ate, ayokong pumunta ng Amerika! Gusto ko makilala yung mga tunay kong magulang! Ah, ganun ah. Sumasagot-sagot pa na. Dito. Mga be, ganito na lang. Tuloy natin yung research kay Angeline. Pero tayo-tayo muna ha. Huwag na natin muna i-involve si Miss Abad Montesilio. Jim, nasa'yo pa yung contact details ng bata. Yes, Miss A. Number and address po. Okay, good, good, good. Sige. It's time to look for Angeline Manalo. Yes, po, Miss A. Ate, please! Ate! Yan, dyan ka! Dito ka lang, ha? Hanggang bukas! Ate, please, wag mo ko ipulong dito. Huwag ka maingay, ha? Subukan mo mag-ingay dito, malilintikad ka sa akin. Ate, please! Grabe, dyan ka lang! Sa oras ng puso ay puno ng takot sa buhay na walang kasiguruhan. Kayo lang ang laging kinakapitan. Alam mo ba kung saan yung bahay ni Angeline? Ah, ito po bahay nila. Ah, ito. Ito, tapos ito po, computer shop. Ah, computer shop din nila. Salamat, maraming salamat. Thank you po. Bakit? Sino kayo? Ano kailangan nyo? Good evening. Ako si Aiza, executive producer ng Together Again. Mm. Si Jim, ang aming production assistant. Ano meron? Ano kasi, miss? May hinahanap po kami. Dito po ba nakatira si Angeline Manalo? Ito kasi yung sinabi niya sa aming address. Dito ba yun? Dito po yun. Dito po. Nakakadiri! Alam niyo
po ba kung nasaan siya, si Angeline? Eh, si Angeline? Oo. Ako. Wala, wala na dito. Lumayas. Wala na? Oo. Kasi tumawag siya sa amin. Ang sabi niya, baka siya daw yung anak ni Miss Rosel Abad Montesilio. Kaya po hinahanap namin siya. Naku, pasensya na. Wala akong maitutulong sa inyo. Wala akong maihaharap na Angeline sa inyo. At saka, pasaway yun. Huwag kayong naniniwala doon, ha? Ah, talaga? Oo, inventor yun. Sige. O siya, tutulong na ako, ha? Kasi masama sa balat yung nagpupuyat. Of course. Tsaka, mga daga, huwag siyang tabi-tabi dito, ha? Salamat. Salamat po. Oo. Good night. Good night po. Wala na ba ibang address? Wala, ma'am eh. Ay, sus. Wala pang ginagawa natin dito. Halika na. Tara naman. Kuya! Sorry na, halika na. Ayan. Kawawa naman si ate. Naloko pa. Advice ko lang kay ate. Tigil niyo na paghahanap. Mag-disappoint lang siya. Heard ayaw mo na daw makipag-usap sa producer nung together again. Yes, Gwen. You're right. Actually, alam mo, may update nga sila, pero... So, does this mean... Ititigil mo na yung paghahanap mo kay Bella? Para sa ano pang rason? Bakit ko pa ipagpipilitang hanapin yung anak ko para makaharap ng mga taong kagaya ni Jessa at saka ni Yeng? Ano bang akala nila sa akin, Gwen? Desperado? Of course not! Hindi ako mag-aaksaya ng oras at ng panahon sa mga malulokong taong kagaya nila. Huwabas ka na dyan! Mag-ayos ka na sarili mo, halika na! Ano? Please! Good morning, sweetie. John, you're early. Yes, because I have another surprise for you. Yes. Surprise! Tickets for what? For Boracay! Oh, you see? We're gonna go to Boracay! And we're leaving now. Yes! I'm sorry, John, but I don't want to go. Wait! I thought she was okay with this. Yes! She said, she will go with us. Angeline, huwag ka nang maarte. Nag-ipakin ako ng mga gamit natin. Kasama mo ako. Well, she better come with me. Otherwise, you will have to pay back that 300,000 peso I gave you. 300,000 pesos? Ano to, ate? Binanta mo ako kay John? Pero hindi ko na siya ibabalik sa inyo. Hindi niyo na siya mapipilit na gumawa ng mga bagay na hindi niya gusto. Sweetie! Angeline! I said you cannot get her! Who the hell are you? I'm a concerned neighbor! Get out of my way!
titigil. Sasama ka sa akin pa uwi ng bahay. Ate, ayoko po kayo. Sa ko siya mag-yanar. Hindi ako papayag, ate. Hindi ako makakapayag. Ayoko ito. Ayoko ito. Ate, ayoko ba? Ano ba? Aray ko, huwag ka mangalam dahil. Ma'am, gising na, ma'am. Ang Rosel. Gising na. Ma'am Gwen, sir, ayaw kong talagang gumising. Kanina ko pa ginigising. Since last night pa yan ganyan. Sinubukan kong pagsabihan, kaya lang ayaw talaga niya makinig eh. Devastated pa rin sa nangyari. Rosel? 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 Rosel, gumising ka na. Rosel, si Gary to. Gary. Yeah, oh, tara, tara. Bango. Gary, Gary, yes. I know it's you. Alam mo, simula pa lang nung mawala yung anak ko, nandiyan ka na sa tabi ko. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin, Gary. Di mo talaga ako iniwan. Sobrang na-appreciate ko talaga yun, Gary. Na-appreciate ko talaga na hanggang ngayon, eh, nandito ka pa rin. Sige lang, Rosel. Magpakalunod ka lang dyan sa kabaliwan mo. Sirain mo ang sarili mo hanggat hindi ka na makabalik sa dati. Hindi lang si Bella ang mawawala sa'yo. I'll make sure you lose everything. Ariel! Ariel! Teka lang! Hindi mo pwede kunin si Angeline! Hindi mo ako mapipigilan! Kapatid ko to! Wala kang karapatan sa kapatid ko! Kayong dalawa, pwede ko nga kayo ikaw sa ginagawa ninyo eh! Kaya pwede ba? Huwag kayong mangialam sa amoy namin magkapatid! Halika na! Ikaw ang irereklamo ko! Binubugaw mo sarili mong kapatid! At pinapagawa mo siya ng mga bagay na hindi niya gusto! Wala kang pakialam! Halika na, Angel! Ayoko, ate! Tumigil ka na! Please! Halika na, Angel! Huwag nang matigas yung ulo mo! Halika na! Halika na! Ay, please! Hindi! Kapit-pay! Tulungan niyo ako! Yung lalaking to! Yung lalaking to! Kinukuha niya yung kapatid ko! Kanina pa yan! Kidnapper to! Pati yan! Ay, pati yung babae! Kidnapper sila! Huwag ko kayong maniwala dyan! Siya pa yung napubugaw sa akin! Hindi na pwede niya ako sa kapatid! 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 Kapatid!
Angeline! Pwede mo umalis! Ah! Ayun ka yan! Angeline! Hindi ka pwede umalis! Angeline! Gusto sana kitang tanungin kung okay ka lang, pero alam ko naman ang sagot. Hindi ka naman okay, wala naman sa ating okay. Kaya sige, to. Kain ka muna. Huwag ka lang ha. O, ito pa. Huwag mo nang alalahanin ng ate mo. Malayo na tayo. Di na nila tayo maabutan. Wala na tayo sa bayan. Salamat po. Pasensya na din po talaga sa istorbo. Nadamay pa po kayo sa problema ko. Sobrang nahihiya po ako. Ano ka ba? Okay lang yun. Kahit sino naman nasa posisyon ko, pag nakita yung kalagayan mo, tutulong naman agad. Kaya ako, lulubusin ko na yung pagtulong ko sa'yo. Sige na, kumain ka na. Ngayon ka pa ba mahihiya? Thank you po. Naikwento sa akin ni Nanay Lina kung paano katratuhin ng ate mo. Alam mo, sobrang nabother ako doon. Grabe siya. Sino ang taong magagawang ibugaw ang sarili niyang kapatid? Anong klase siyang ate? Sa totoo lang po, hindi ko naman po talaga totoong kapatid si Ate Lani. Nakita po kasi ako ni Nanay Eva sa palengke, tapos kinupkup niya po ako. Tinuring niya po ako na parang totoong anak niya. Pero nung namatay po siya, doon na din po nagbago si Ate Lani. Tapos po lagi na po siyang galit sa akin. Iniisip niyo po lagi kung saan po kami kukuha ng pera. Tumutulog naman po ako eh. Tumutulog po ako. Pero sabi niyo po sa akin, magkakaroon lang na po ako ng sibi kapag naging girlfriend daw po ako ni John. Sabi niya po sa akin, online lang po eh. Tapos nagulat po ako na nandito na po yung kanong yun. Ayoko po sumama sa kanya. Ayoko po sumama sa kanya. Ayoko po. Ayoko po. Ayoko po. Kahit po binayaran niyo po si ate, ayoko po. To think of it, matagal nang wala si Bella. Pero hindi niya ba talaga naiisip na posibleng patay na yun? Maybe it's time for me to let you go. And for me to be able to move forward means kailangan na kitang bitawan. Hoy! Kayo ha? Saan kayo pupunta ha? Saan yung dadayo yung kapatid ko? E de-demanda ko kayo ng kidnapping!